Hi everyone! Samahan niyo naman ako ngayong araw at ipapakita ko naman nga sa inyo kung ano nga bang ginagawa ng isang BSHM student na palaging palpak sa pagluluto pero gustong-gustong matuto. Para peri ha! Pwede ganyan mo siya tawa! Parang pinagalitan ng nanay. First time nga namin magluluto sa school kaya naman samahan niyo ako ngayong araw. Ang tagal ko nga talagang inantay to dahil ito ngayong gustong-gusto kong matutunan ang pagluluto. Pero kailangan nga raw i-presentable at malinis kaya naman ayan samahan niyo na muna akong mag-ayos. Bachelor of Science in Hospitality Management nga pala yung kinuha kong course. Mabait niyong malaman ko anong ibig sabihin nun, i-google niyo na lang. Cheers! Gusto ko nga kasing maging chef paglaki ko kahit na hindi na ako lalaki. Uy! Parati ko namang sinasabi na tourism nga talaga ang gusto ko pero parang mahal ko rin talaga ang pagluluto. Parang namamang ka lang sa dalawang ilog, ganun. Parati nga nilang sinasabi na napaka-hospitality ko ng mga Pilipino kaya naman ayan kinuha ko na tong hospitality management na course. Hala! Pero kidding aside ba, napakaganda nga talagang aralin ng course na to. By the way, ang kailangan nga raw pala sa hair namin ay nakaban kaya naman magaban tayo for today. Kapag nga kasi nakalugay, pwede magkaroon ng buhok yung mga pagkain na lulutuin natin. Hindi nga talaga ako mahilig magtali pero ayan, no choice tayo, babe. Banda dito naman ngayon, magsasuot naman nga tayo ng uniform namin. Bawal nga raw palang suotin itong mga uniform namin kapag hindi pa magluto dahil nga for sanitation. Kaya naman ayun, mamaya ko na nga pala sasuotin yung white uniform ko. Tapos ayun, banda dito naman ngayon, naglalagay na nga pala ako ng hairnet pero doon lang sa pinakaban. Nagupit na nga pala ako na itong nails ko kagabi pero may gel polish pa nga kaya naman serum na natin tatanggalin itong mga cutics ko. Lumabas na nga rin pala ako ng bayat ayun, hindi ko na nga napansin na baliktad pala itong ID ko. Ay, ang plastic na dala ko nga pala ay yung mga ingredients na kailangan namin para mamaya. Naramdaman na nga ni mama yung pagsakit ng bulsa niya dahil nga raw ang mamahal na mga ingredients na kailangan naming bilhin. Pero by the way, ay nakarating na nga rin agad si Ate Girl sa school. Pagdating na pagdating ko, ay sunod ko na nga rin agad tong uniform namin dahil kami na raw ang next. Para po, doktor. Tapos yan, ganito naman yung itsura kapag sinuot ko na tong apron namin. Ano na nga yung mga pinangarap ko sa uniform na to dahil nga ayan, sobrang nagandahan talaga ako. First batch nga pala tong kaibigan ko kaya naman ayan siya yung naunang magluto. Sinuot ko na nga tong apron ko para talagang ready na tayo for later. Tapos ayan si Ate Girl to, dukot-kot na ako ko dahil nga ayan, kailangan talagang matanggal to. Thank you nga pala rito sa kagroup ko na talagang kinutkot niya yung mga cutics ko, bae. Ayan, ito nga kaming mga second batch at ready na nga talaga kami para sa pagluluto. Ilagay ko na nga rin pala itong mga kailangan ilagay sa ulo para nga wala na akong poproblemahin mamaya. Mga busy na nga rin pala talaga itong mga klasiko dahil nga first time lang namin magluluto rito sa Hot Kitchen. Sobrang OA ng pagkaon ng pagkabatak nila. Tapos ayan, be, finally pinapasok na nga kaming mga second batch para magluto. Banda rito ngayon talagang pinapagalitan na kami kaya naman ayan si Ate Girl talagang behave na behave. Akala mo naman mabait. Uy! Pinipigilan ko nga lang talaga yung tawa ko dahil itong kaibigan ko nga ito do video pa pinapagalitan na nga kami rito. Parang pinagalitan na nanay. Itong cellphone ko at nagvideo na nga ako sa loob kaya naman ayun panoorin nyo kung paano ako magluto. May group nga pala kami dito at tatlong members nga pala kada isang group kaya naman ayun may katulong din ako sa pagluluto at paghihiwa. Di tayo mag-feeling leader for today, babe. Tawang-tawa nga rin pala ako tuwing maghihiwa ako dahil nga ayun sa paghihiwa nilang talagang pumapalpak pa rin. Ayun ang napag-isipan ko nga palang gawin ay gawin muna yung pinakamahirap bago yung pinakamadali. Pero ayun dahil nga hindi naman nasusunod yung plano, ginawa ko na nga muna yung soup which is yung pinakamadali lang. Binigyan nga lang pala kami ng oras kaya naman kapag time na raw kailangan nang tikman yung mga niluto namin. Naalala ko nga tuloy yung favorite kong cooking show nung bata pa ako. May mga timer nga rin pala sila kaya naman talagang nakaka-tense panoorin. By the way, kulang-kulang nga rin pala yung mga gamit namin kaya naman hindi ko na nagamit yung bread knife. Ito naman nga yung white stock na ginawa ko sa bahay at ngayon gagawin natin siyang soup. Walang lasa yung white stock kaya naman ayun kailangan ko pa talagang palasahin yung soup. Alas si Ate Girl, naglalaro ng luto-lutuan. Kahit nga na magkakaibang group kami, talaga nagtutulungan kami ba dahil nga pare-pares lang naman kaming mga first timer. At ayan, syempre ang favorite part ko ang pagpapak. Banda rito nga ang tawag sa ginagawa ko ay canapé. Ayan, bread lang siya na may iba't ibang toppings. Ito nga talaga yung pinaka nagustuhan ko sa ginawa ko dahil ngayon sobrang dami ko talagang nilagay ditong ingredients. Itong kaibigan ko nga talagang tapos na sila pero ay nakikipapak pa rin siya dito. Tinanggal ko na nga rin pala itong mga nasa gilid dahil nga ayan feeling ko sobrang kalat lang niyang tignan. At hindi nga rin ito yung tamang plate para sa pagdedesign sa gilid. Binidyohan ko na nga rin pala na sobrang busy talaga namin dito sa lab kung ano-ano na nga yung mga pinagluluto namin. Para peri ha! Pwede ganyan mo siya tawa! Sige, mamaya agad. In-game na in-game.
ginagawa ko nga palang canapé bear talagang nagustuhan ng prof namin. Hindi na nga rin namin natikman kung ano nga bang lasa dahil nga ayon kinuha na nila lahat. Huy! Sobrang nakakilig nga be kapag ka nasasarapan sila sa luto namin. Ayun, beto lang naman yung ganap namin for today sa pagluluto. Sobrang nakakapagod nga talaga magluto pero at the same time sobrang sarap din talaga sa pakiramdam kapag nasasarapan sila. Yun lang, palike, follow, and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!